Sa nakaraang Senate hearing nga na ginanap ay tila nagkalaglagan na nga at nagkaalaman na kung sino talaga ang may maiitim na motibo sa ating pamahalaan. Samantala, Senator Aimee Marcos tila may pasaring nga at may sinabihan pa itong makapalang muka. Panoorin nga natin sa ating video ang buong detalye, ngunit basahin nga muna natin ng ilang comments ng mga netizen. Tama, hangad po namin ang saganang buhay. Ang prinsipyo ko ay as a Filipino, bumoto ako para mayroon mag-ahon ng kahirapan ng mga Pilipino. Hindi kami bumoto para merong aapak sa karapatan ng mga Pilipino. Lahat ng congressman maimbestigahan na kung sino ang merong naggagandahang resort instead of roads and bridges. Maraming magdidiwang kapag matanggal si House Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives, deserve. Ilan nga lamang yan sa comments ng mga netizen, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kaganapan sa bansa. Yes, thank you very much, Secretary. We are also awaiting either position papers or perhaps their presence and participation of our former Chief Justice and Ponente of the Santiago ruling, C.J. Davide, the other justices, Justice Ascuna, Justice Art Panganiban, and Justice Carpio. I'm here, Your Honor. Justice Ascuna. Oh, there we are. Thank you. So sorry. Okay, thank you very much. I wasn't certain you had arrived. Thank you. As we know, the agenda for today are the two Senate resolutions that I have filed, 902 and 903. First, 902, directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoffs and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative. Secondly, 903, directing the committee to conduct an inquiry again in aid of legislation into the efficacy of Republic Act 6735 in providing for a system of initiative and referendum. After news reports of the Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap and as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. In addition, the report regarding the increase in the budget of COMELEC for plebiscites and cha-cha amounting to $12 billion, which had entirely bypassed Congress and your chairperson. In addition to these Senate resolutions, also referred to the committee is the privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa, which he delivered on the 23rd of January, called the Politicians Initiative, PI, including all the interpellations and manifestations therein. So with that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na, paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video
ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Nako, grabe. Panoorin na po natin. Ibang klase si ate, guys. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humabaw yung kanilang termino. Ah, eh, hindi kayo pabor sa ganun? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Ano ba yung charging? Siguro na lang kasing konstitusyon eh. So yun po yung mga ini-interview mga kaibigan, no? Napanood naman natin yan, no? Kasi na-vlog na natin yan eh. Huwag na lang natin i-play yung ano niya. Pero yan yung mga ini-interview guys na biktima po sa PI mga kaibigan, no? Sa People's Initiative na niloloko po mga kaibigan. Binibigyan sila ng pera, syempre, at ayuda. Tapos, kailangan mong pumirma kasi pag walang perma, wala kang ayuda, wala kang pera. Pero ang masaklap dito mga kaibigan, ang binibigyan ng malalaking budget dyan guys, yung tinatawag nila leader. Ang leader kasi guys, siya po yung may hawak ng kunwari. Like for example, walang, example lang ito mga kaibigan ha, bigyan siya ng 10,000. Yung 10,000 mga kaibigan, ipamimigay niya o pamumudmud niya sa mga tao yun. So sa 10,000 na yun, ilang tao yung kung tagwa 100 mga kaibigan. Pero ang gagawin po ng leader, ibis na bibigyan ng isang libo isa, 100 lang po yung bibigay niya guys. Sa kanya yung 900. Ganun po kalakas o ganun po kagrabe itong mga nagkukurakot. Lalo na yung tinatawag ng mga leaders. Yan po. Ito po ay parang baliktanaw po mga kaibigan sa mga pangyayari. Kaya po nagkaroon po ng hearing guys. Sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan, ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. O yung form na ito, para ito sa kinakala. O yan, naalala niyo yan? Congressman na si Benicio Campaign. May pangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa barangay Piniyahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not. Ito, isa pa to si Salceda. Somebody's documents. Why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso anong harvest, tapusin na lang yung trabaho so, nila. Jura, tapusin na lang yung trabaho nila. Parating tayo po, tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na lang yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Sa'yo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Magmamalita oh, siya. Ayan po. Ayan po mga kaibigan, ang ebidensya. Lahat po na nakasulat dyan guys, lahat po na nakadilaw, mga ebidensya po yan. Kung paano po, gaano po kalaki ang kanilang ginagastos, guys. At sinasabi nitong si Tambaluslos, wala daw siyang kinalaman sa PI, Sus Mario Joseph. Eh, huling-huli ka na nga, sasabihin mo po, wala kang kinalaman sa PI. Ayan po, oh. Ito po yung, ito po yung pinagtanggol siya ni Erwin Tulfo, mga kaibigan. Senator, Congressman Erwin
pinagtanggol po siya, mga kaibigan, si Tambaluslos. At itong si Congressman Erwin, mga kaibigan, dapat magpakita din ito sa Senado. Diba? Kasi siya ang nagsabi, guys, eh. Siya lang po bukod tangin nagsabi, mga kaibigan, na si Tambaluslos daw, hinwala daw kinalaman sa PI. Tapos yung ibang mga congressman, yun na. Sunod-sunod na, mga kaibigan. Pati sila, nagsabi na rin na si Tambaluslos walang kinalaman. Itong si Congressman Dong, pinagtanggol din si Tambaluslos. At kagabi din, itong si Suarez, pinagtanggol din si Tambaluslos. At sinabi nila, suportado daw nila ang ating pamalaang Marcos, mga kaibigan. Hindi daw nila iiwan kasi hindi daw katotohanan lahat ng mga pasabog ni Tatay Digong. Pero dito sa PI, guys, huling-huli na po sila. Kaya sana man lang magpakita po sila ngayon sa Senado para makita natin kung paano sila gisahin. Itong si Suarez, si Akop, no? Ang dami nila eh. Si Dong, sila si Salceda, sila si Nognog, at kung sino-sino pa. Gusto po nating malaman, guys, kung paano sila gisahin sa Senado, no? Ayan po si Joel, oh. Report ang mga umano'y suhon kapalit ng pirma para sa charter change. Kasi ako nakatira sa... sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung ano, People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Buong lang, ala ko naman, nandung ka ba? Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na... Township. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi na kapirma ka na nung ano, People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Buong lang, ala ko naman, nandung ka ba? Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council na nagpapirma. Council na mga ano. Ah, Anton, may pera yun, ano ka ba? What? Libre yun. Magano? Dalawang libo? Dalawang libo mo. Kapalit nun, sa lahat ng tubang bigas, bibulin mo rin sa kanila. 950 plus po. Matitira sa'yo 1,050. Ang ina yan. Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga, pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Tanginan, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede, alam mo naman ang gobyerno. Ang mga ka... So dahil nga, ang congressman galing yun, kay Abante. Tapos, wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Eh, kasi nung huli, merong pabigas, may mga grocery. May cash? Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, ganyan lang. Pumiyan ba ako, pero hindi naman nila pinawala kung ano yung sabi ng... Saan may pinirma? Hindi mo alam kung ano yung pinirma. Hindi, hindi ko alam talaga. Look. Saan yun? Sa charter change? Ah, wala. Ah, ba't ano ba ang sabi sa'yo? Ano sabi sa akin? Pirma ka lang dito. Mano! May malatanggap ka ng ayuda na 2,000. So, pumirma ako, pumunta ako sa Kinlograsan, may tanggap ako, kaya nga kung may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative Form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong 7 dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatrabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilin lang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kang pakialam sa PI. Ayan po si okay. Ano yun. Maraming salamat at sana... Wala akong pakialam sa PI. Oh, si Tambaluslos yun ha. Oy, good morning ha sa lahat ha. Good morning. Yeah, si Berta Galban, si Angel Briones, si Miona Rosales, Jonathan Monares, good morning. Ako Bisda, good morning. Rolly Aguirre, Fernando Samuco. Oh, andito po si Susan Aviles kanina, oh. Baka nag-breakfast lang.
Erin Maita, ayan, huling-huli talaga ang mga pambubudol. Sa chairman ng Committee on Electoral Reform. Ayan, good morning sir, foodie, sa school po ako. Ay, nasa school pala si Susan Avelis, habang nanonood, no? Oh, sige, good luck dyan sa school mo ha, Susan. Marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President of, or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Eh ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga Pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders kung palpak ang mga namamahala? Kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. Good morning, so sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating... At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila hinahangad nga ng karamihan na sana ang mga Duterte na lamang ang nasa administrasyon dahil mas maayos pa umano ang kanilang pamamahala. Tila naubos na nga ang suporta ng taong bayan sa Kuting Ahas Administration. Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan. Maraming salamat po.